Nilutuin kong ulam namin ngayon ay bakareta. Natry nyo bang mag-ulam ng bakareta? Kung hindi pa, panoorin nyo ang video mo ito at subukan nyo ding magluto. Una natin gawin, syempre hugasan muna natin ang karni ng baka. Ilagay ko sa strainer para mas madaling ma-drain ang tubig. After nating mahugasan, nilipat ko na sa maliit na planggana. Tapos nagpiga ako ng kalamansi. Siyempre tatanggalin natin yung buto ng kalamansi. Tapos naglagay din ako ng 4 na kutsara ng toyo or soy sauce. Tapos naglagay din ako ng tomato sauce. Tapos lamasin natin hanggang ma-coat ang karni ng baka. After natin lamasin, transfer natin sa Tupperware. Tupperware po yan, hindi ice cream. Ayan po, mamarinate po natin siya overnight. Tapos nilagay ko na sa ref namin. Kinabukasan, nagayat ako ng gulay, patatas, bell pepper at saka carrot lang naman ang ihalo nating gulay para sa bakareta. Pagkatapos nating balatan at linisan ang manggulay, slice natin ang bell pepper, patatas at saka carrot. Ganyan po ang ginawa kong pag-slice. Tapos, pagpipit-pit tayo ng bawang, yun yung gagamitin natin panggisa sa bakareta. Pagkatapos nating ihanda lahat ng ricados ay niluluto na tayo. Sinalang ko ng pressure cooker, pinainit ko tapos nilagyan ko ng mantika. Tapos, nilagay ko ang patatas. Iprito muna natin ang patatas. Tapos, sunod naman natin ilagay ang carrot. Halo-haloin natin hanggang sa maprito ang carrot at patatas. Tapos, isunod din natin ang bell pepper. Pagkatapos maprito ang gulay, hanguin natin to at set aside muna natin. Lalagay natin ang bawang. Tapos, isuting muna natin siya hanggang sa mag-aroma ito. After magisa ang bawang, lagay na natin ang karni ng baka na minarinate natin. Igigisa muna natin ang karni ng baka. Pagkatapos nating magisa ang karni ng baka, ay ilalagay natin yung pinagbabaran natin. Tapos, naglagay pala ako ng isang tasa ng tubig. Naglagay din na ako ng tomato sauce. Tapos, halu-haluin natin. Maglalagay din tayo ng paminta na buo. Tapos, tatakpan natin para lambutin natin ang karni ng baka. 40 minutes ko siya pinalambot. After 40 minutes ay pinatay ko na ang poy at pinalamig ko ng pressure cooker bago ko binuksan. Check natin ang karni ng baka kung luto na. Kung luto na ang karni ng baka, ilalagay na natin ang patatas at saka carrot. Tapos naglagay pala ko ng half cup na tubig kasi wala nang sabaw. Tapos titimplahan natin ng oyster. Pagkatapos natin lagyan ng oyster sauce ay haluin natin. Tapos titikman natin kung sakto ang lasa. Then tinakpan ko pala para maluto ang carrot at saka patatas. Then after that, check natin kung luto na ang carrot at patatas. Then ilalagay natin ang bell pepper. Pagkatapos nating mailagay ang bell pepper ay haluin natin. Hayaan din natin kumulo kahit isang minuto. After 1 minute ay pwede na nating patayin ang apoy. Ito na pala ang outcome ng niluto ko na bakareta. Anyway, recipe pala ito ng biyanan ko, tinuro niya sa akin. Masarap din kasi siya magluto. Subukan niyo din magluto ng bakareta.
ang sarap ulamin, promise. Salamat pala sa panunood. Bye-bye!